is it painful? Sino daw ba nagde-decide nung itsura ng nose ko? How much did my rhinoplasty cost? 100 Game? Game, game, game. Hi guys, this is Ri. I'm back in my makinista. Kili, kili. Hey! Hindi ko na sa inyo bakita guys, ha? Ang hassle ng damit ko. Itaho ba din ko pa? Kung nakita nyo yung title ng video na to, alam nyo na kung anong gagawin natin sa video na to. This is my 6-month update for my rhinoplasty. If you guys didn't know, I had my rhinoplasty last 6 months. So kung gusto nyo malaman yung mga updates ko, kung masakit pa ba, maga pa ba, kung magkano yung aking rhinoplasty, just keep on watching. So for this video, nagprepare ako guys ng questions na madalas sa akin tinatanong during the process or during the 6 months ng healing ko. So yun, tama ba? Again, I had my rhinoplasty last 6 months. So that's October 16 and I'm shooting this April 16. Hindi nyo kita, wait, try ko ilock. April 16! Let's dive into the first question. Agad-agad, wala nung pa. Intro, what I'm... Oh wait, don't forget to follow me. Everywhere! I also have an OnlyFans. So, yung first question, doon na tayo agad magsimula sa how much did my rhinoplasty cost? I just wanna give you guys a disclaimer that I did create a separate vlog discussing kung how much yung rhinoplasty ko. As in like, iba-ibang specifics like yung gamot lang, yung pre-operation na gamot, post-operation na gamot, pag-schedule yung appointment kung magkano. So, nandun yun sa video nyo, I'll be linking it below. But basically, my rhinoplasty cost 175,000. Nagkaroon kami ng discount about 5% kasi we paid full in cash. So, dahil doon, nagkaroon siya ng discount. Found it ulit ako, may discount. Pero yun. Tapos yung other thing din dito, hindi kasi ako ganamito ng mesh. So, yung mesh kasi, it costs around 20 to 30,000. Tapos usually daw, for most people, kailangan nila lagyan ng mesh kasi yung ilong hindi siya tumatayo without the support. So, yung sa akin daw kasi, malakas daw yung buto sa ilong ko. Di ko alam kung ano explanation. I'm not a doctor. So, Sorry kung medyo mali yung explanation ko, pero ayun. So imagine nyo nalang kung may mesh na ginamit sa akin, mga 190 or 200,000 siya. Pero hindi ako ganun. So sabi ni sa akin ni Doc, mag-thank you na lang daw kay Lord kasi nga at least nagka-discount ako. Okay, so yung next question is, how I found my doctor daw at saka who's my doctor? So yung who's my doctor, yun nga po si Dr. Yap from Belo Medical Group. Yung branches niya is Makati Plaza kung saan ba ako nagpagawa. Tapos yung isa din niya is sa Green Hills, Belo. So yung how I found my doctor, honestly, hindi ko po talaga siya hinanap. As in, ever since bata kasi ako, gusto ko na talaga magpagawa ng ilong. And the only clinic na trusted ng parents ko, napapayag sila, parang may blessing sila, is Belo Medical Group. So wala po talaga akong ibang chinek. Basically, wala talaga akong ibang choice. Wala akong ibang option. Siya talaga yung number one choice ko at yung Belo talaga yung number one choice ko. Sino daw ba nagde-decide nung itsura ng nose ko? So the answer is, it's a combination of both, honestly. So beforehand, meron talaga ako napipicture na nose for myself. Actually, wala akong peg na pinakita kay Doc. Kung ano yung itsura ko, gusto ko yun pa rin. Sabi ko talaga kay Doc, gusto ko natural looking siya. Talaga yung specialty ni Dr. Yap. Feeling ko naman na-achieve nyo guys. Yeah, yan, may palighting tayo sa baba. Yan po yung... Gapo! Joke lang guys, hindi. Basically, nag-usap lang kami, tapos in-explain niya yung mga plano niya sa ilong ko, ilalabas doon niya yung sa baba, tapos and stuff, so... Yeah! Is there a big difference dun sa before and after? So guys, so ito yung mga before! Tapos ito na yung after. Lapit natin para mas makita ninyo. So yun na yung side view niya. Ito hindi ko po angle to, okay? Ito po yung left. Ito yung right. Diba medyo magkaiba? Kasi depende talaga sa lighting din. Yan, mataas na po siya. Tapos siguro try ko mag-insert ng mga pictures nung before. Completely healed na ba siya after 6 months? Hindi pa po. Honestly, wala pa akong nararamdaman dito. Ito, tatatatong. So wala pa rin akong nararamdaman dito. Pero ito hindi pa talaga. Itong part na to, itong tip, ito. Ayan, medyo may parts na hindi pa, di ko pa masyado ma-feel. Which is normal guys, so okay lang naman yun. Normal naman siya. Pero ang difference sa papasok ko na yung kamay ko sa ilong ko, pwede na akong mangulangot. Ay! Pero hindi lang super duper. Yan, may limit pa din. May parts na hindi ko pa na-explore ng daliri ko. Yun, so it's a really long process. But yeah, I'm glad nakaabot tayo ng 6 months. Okay, so yung next na tinatanong sa akin is, ano daw yung mga bawal? Paano yan? Hindi ka na makakapag-volleyball ever kasi gawa na ilong mo. Wala namang super duper bawal na as in bawal mo gawin forever. Siguro yung bawal lang forever is bawal na daw siyang
Pero bawal na talaga ako mag-toner and mag-heavy na peels. Tapos yung mga bawal din, alam ko sa mga first few months, few weeks to a month, bawal magsuot ng salamin kasi sensitive pa. Sobrang nung mga first month ko, first 3 months, sobrang pula nung dito ko lagi, as in yung dito. Tapos lagi, meron akong marka na nakabaon ng glasses. Pag lumalabas, di ba parang nag-face mask, face shield. Well, and then, hindi ka din pwede mag-exercise for a few weeks. Swimming? Yung swimming din, hindi din pwede for a few weeks. Pero eventually, pwede na din. Ang in-explain sa kanya ni Doc, para lang siyang normal nose. Di ba yung normal na inos, pag sinuntok mo directly yung normal na inos, masisira siya. So, eto din, ganun din siya. Kasi ilong naman na talaga siya. Hindi siya bakal or anything. Kasi yung sa akin is, basta may kinuha dito na buto, so eventually magiging part din siya ng katawan ko. Ang sabi sa kanila, Doc, ingatan nyo lang siya the way na iingatan mo yung ilong mo beforehand. Do I regret it? A lot of people are asking me din. Tapos may nag-compare din sa ilong ko kay Tony something, yung sa TikToker po na sikat. Sorry, nalimutan ko yung last name niya. Pero yun, kay Miss Tony, ang na-realize ko, bawat ilong talaga, different siya kung paano siya mag-heal, kung gano'ng katagal, na iba-iba talaga siya, pati yung scarring. Merong iba na pagtanggal pa lang nung cast, ang ganda na ng ilong nila. Sa akin, hindi. Tapos may iba naman din na after 3 months, hindi pa din masyadong okay, hindi pa bumababa yung ilong nila. Ako naman, after 3 months, okay naman na siya, bumaba naman na siya, tapos confident na rin ako. And I don't regret it. I absolutely don't. If anything, it gave me more confidence. Mga... update sa ear. Dito kasi kumuha ng buto or something. Di ko maalala ano po yung kinuha nila. Basta sa tenga po, may kinuha po sila. Ayan, nakikita ba? Sa tenga. Tenga pa rin siya, yan. Ayan. Ayun o, walang nabawas or anything. Wala. As in, tas kahit galaw-galawin ko, di na siya masakit at all. Sa simula, medyo mas maitim yung kulay niya. Siyempre kasi nag-heal pa siya at saka nabugbog siya. Wala, yun lang naman yung update ko sa ear. Wala, walang difference. Tenga pa din siya. Tenga pa din siya. Nakakarinig pa din naman siya. Is it painful? The answer is no. It's really, really not painful. As in, siguro yung pain nasa 4 to 6 at max lang. During the operation itself, hindi talaga. Kasi parang naka-twilight sedation ako. Tapos nagigising-gising ako in the middle. Pero pinapatulog lang nila ako ulit. Tapos wala ako nararamdaman. Nagigising lang ako, nararamdaman ko na may gumagalaw. May ginagawa sila sa ilong ko. Pero hindi ako parang, oh my god, ano ginagawa niyo? Ang sakit-sakit. Wala, walang ganun. Walang anything painful, walang anything. Tapos after nun, wala akong maalala. Nagising na lang ako, nasa bahay na ako. Sobrang hirap lang talaga huminga. Sobrang hirap huminga nung habang may nakaganyan sa ilong mo. Sobrang hirap huminga. Nakaka-worry kasi kada tingin mo ng salamin, parang lalo kang lumulubo, lalong namamaga yung buong mukha mo, tas may pantal-pantal ka. So, mas hindi siya physically painful pero mentally draining siya. Kasi syempre, nagpagawa ka ng ilong para guwapo. Pero pag tingin mo salamin, parang mas lalo mong ayaw yung nakikita mo. So, yun yung battle dun. Sobrang parang, ayoko na, ba't ko ba ito ginawa, pinagsisisihan ko to, ayoko na. Mahirap mo mga, pero hindi masakit. Like, pag gumanong ka, feeling mo matatanggal yung ilong mo pag gumaganon ka, pero hindi siya masakit. Tas ang mas masakit yung sa tenga. Like, I hope you guys enjoyed this video and yeah. Yun na pala yun. So yun na yun. Yun na ba yun? Yun na yun. Okay, if meron pa kayo ibang tanong, please don't worry. Hindi pala, okay? Hindi sa don't worry. Please don't hesitate to comment below. Let's keep it positive. Pero kung hindi mo talaga kaya, I'm not gonna blame you. Sige na, ilabas mo na yan. Tatanggapin ko para lang mailabas mo na yung sakit ng loob mo. Kung kailangan mo ng kausap, magpa-rhinoplasty ka, kausapin mo ako. Yun nga kasi it's a very, very, very mental battle. I love you guys. And see you again next week. This has been Rear Average Guys About the Sky Rocket. Ay. Sorry guys, walang pakilikili. Next time na lang ah. Alam ko, miss nyo na si Daddy Edgy nyo. Forehead kisses. Ay. Bye. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.